Bilang ama ng barangay, ayoko may mangyaring gulo rito sa lugar natin. Paano nyo nalaman na pag-aagawan naman ang kampo ng dilim ang tupang itim? Malinaw ang mensahe ng nabuong kapirasong kandila. Kinulamgang yung asawa. Tupang itim. May mga pamahiin na mahirap paniwalaan. Katulad ng pamahiin tungkol sa tupang itim na pinaniniwalaan ng ibang kampon ng dilim, gaya ng mga mangkukulam na lubhang magpapalakas sa kanilang kapangyarihan at lalong magpapadali para sa kanila na magsabog ng lagim. Anong lagim kaya ang maaring mangyari kapag pinag-agawan ng mga lagad ng dilim ang isang tupang itim? Yan ang sasagutin ng ating episode ngayon na mula sa kwentong padala ng isang taga-Antipolo Rizal na nagpapatawag na lamang sa pangalang Connie. Ayon sa kanyang sulat, Dear Sir Jupiter, mayroon akong lola na tatawagin ko na lamang Lola Sonia. Laki siyang liblib na probinsya na hindi ko na lang papangalanan. At nang lumipat ng tirahan ang kanilang pamilya, naging magkapitbahay kami. Kaya may naikwento siya sa akin ng mga nakakatakot na istorya na naganap sa lugar na kanyang pinanggalingan. At isa sa naikwento sa akin ni Lola Sonia, ang malagim na sinapit ng pamilya ng isa niyang kababata at kaibigan. Ang dating OFW raw na si Alex na 30 anyos pa lamang at ilang buwan pa lang nagtatrabaho sa ibang bansa nang may kahindik-hindik na nangyari sa asawa nitong 6 na buwan nang buntis. Pilar, biglang sumakit ang dibdib ko, Sonia. Napakasakit. Hindi ako makahinga sa matinding sakit. Sir Jupiter, ayon kay Lola Sonia, habang sa puraw ng dinalaw niyang asawa ng kanyang kaibigan ang dibdib nito, ay bumagsak ito sa sahig na namimilipit sa kirot. Nangisay, dumirik ang mga mata at pagkaraan ng ilang sandali ay nalagutan na ng hininga. Pilar, asawa ko. Alex, salamat na kauwi ka habang nakaburo lang asawa mo rito sa bahay niyo. Hindi pa tapos ang kontrata ko sa ibang bansa, Sonia. Pero pumayag ang employer ko na umuwi ako dahil sa nangyari sa asawa ko. Sa aming magiging anak. Nag-abroad ako para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, pero ano itong nangyari? Nawalan ako ng pamilya. Nakakapagtaka ang biglang pagkamatay ng asawa mo. Ayon raw sa autopsy sa bangay niya, wala siyang sakit eh. Kaya nga hinala ng iba nating kalugar. Kinulam siya. Yan ang alamin ko, Sonia. At kapag napatunayan ko sa kulam nga namatay ang asawa ko at ang magiging anak namin,
Magbabahid sa akin ang kumulam sa kanila. Magbabahid sa akin ang mahal ang mangkukulam na yon. Kinilabutan raw ang lola ko sa nakita niyang panlilisik ng mga mata at pagtatagis ng mga bagang ng kaibigan niyang na byudo, Sir Jupiter. Matapos raw mailibing ang asawa ni Alex, lumapit ito sa kilalang albularya sa kanilang lugar. Nanandamiana, bakit okay na pailing? Malinaw ang mensahe ng nabuong kapirasong kandila, Alex, na pinakulo ko sa kutsara at hinulog sa tubig sa palanggana. Kinulam nga ang iyong asawa. Sino ang kumulam sa kanya? Yan ang aalamin ko sa gagawin kong patuloy na pagtawag sa pangalan ng yumao mong asawa. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko sa pagiging albularya upang makilala mo kung sino ang pumatay sa asawa mo. Gawin niyo, Nana Damiana. At tanda akong magbayad kahit magkano. Makilala ko lamang at mapaghigantihan ko ang pumatay sa aking mag-ina. Sir Jupiter, ayon sa Lola Sonia ko, desidido raw ang kaibigan niyang si Alex na maipaghiganti ang pagkamatay ng asawa nito at ng kanilang magiging anak. Pero wala raw itong alam na may galit sa pamilya nila, kaya pilit niyang inalam kung sino ang kanyang paghihigantihan. Kapitan Ponso, may alam ho ba kayong may galit sa pamilya ko? Oh, wala. Wala akong alam, Alex. Naparito pa naman ho ako sa barangay hall dahil bilang kapitan ng barangay. Baka sakaling matulungan niyo ako. Lumapit ka na kamo sa albularya bago ka naparito. Oo. Pero kahit paulit-ulit hong tawasin ni Nana Damiana ang pangalan ng asawa ko, hindi pa rin niya malaman kung sinong kumulam dito. Huwag ka maniwala sa kulam. Bago pa ho ako nag-asawa, minabalitaan na ho ako namatay sa kulam dito sa ating barangay. Hindi totoo yun. Totoo raw ho ang kulam ayon kay Nana Damiana. Hindi lahat ng lumalabas sa bibig ng albularyang yun ay totoo. Malamang nasasakit na matay ang mga nabalitang kinulam. Kaya pangangaralan ko si Damiana. Baka dahil sa kakatiyan ng dila niya, may mangyaring malagim dito sa lugar natin. Ayon sa lola ko, Sir Jupiter, nag-alala raw ang kapitan ng kanilang barangay na sa pagkamatay ng asawa ni Alex, ilagay nito ang batas sa kanyang mga kamay at makagawa ito ng karumal-dumal na krimen. Alex, huwag kang magkakamali magiganti sa pagkamatay ng asawa mo. Hindi ho, Kapitan Ponso. Pinilatid kita hanggang dito sa labas ng barangay hall dahil halata akong hindi mo matanggap ang pagkawala ng asawa mo at ang inyong magiging anak. Kapitan, kung namatay ho ang misis ko at ang pinagbubuntis niya sa normal na dahilan, matatanggap ko. Pero kinulam ho ang aking mag-ina. Kung ako sa'yo, makabubuting magbalikan na sa trabaho mo sa ibang bansa. Para matanggap mo ng maluwag sa loob mo ang masamang nangyari sa pamilya mo. Salamat na lang ho sa paalala niyo, Kapitan. Huwag kang patangay sa gali. Sorry ho, Kapitan. Patawarin din ho ako ng Diyos. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi nagkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng aking mag-ina. Buhay ng aking mag-ina ang inutang.
Kaya buhay rin ang kumulam sa kanila. Ang sisingiling kong kabayaran. Binabalaan kita, Alex. Kapag gumawa ka ng labag sa batas, ako ang una mong makakalaban. Ayon sa lola ko, Sir Jupiter, sa kabila ng paalala at banta ng kanilang barangay chairman, hindi nagbago ang pasya ni Alex na hanapan ng hustisya ang pagkamatay ng mag-ina nito. Kaya nabahala si Kapitan Ponso. Damiana, papaniwalain mo si Alex na hindi kinulam ang kanyang asawa. Nasabi ko na sa kanyang kulam ang ikinamatay ng asawa niya, Kapitan Ponso. Yan nga ang nabalitaan ko. Kaya pinuntahan kita rito sa bahay mo. Bawiin mo ang sinabi mo kay Alex para rin sa ikabubuti mo, sa ikabubuti natin. Naiintindihan ko ang gusto mong sabihin. Bilang ama ng barangay, ayoko may mangyaring gulo rito sa lugar natin. Malamang malaking gulo ang mangyayari kapag nagpursige si Alex na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa at ng magiging anak nila. Pero baka hindi maniwala si Alex kapag binawi kong nasabi ko na sa kanya. Basta pabulaanan mo sa kanya ang mangkukulam at kulam at sabihin mo sa kanya na engkanto ang nagsasabog ng lagim dito sa lugar natin. Baka maguluhan lang siya. Baka hindi niya malaman kung anong papaniwalaan niya. Engkanto o mangkukulam. Ayon kay Lola Sonia, Sir Jupiter, narinig niyang nagtatalo sina Nana Damiana at Kapitan Ponso. At nang umalis ang kapitan ng barangay, sinekreto niya ang matandang albularya. Nana Damiana, mas naniniwala ho ako sa inyo. Mabuti naman, Sonia. At mas naniniwala ka sa akin kaysa kay Kapitan Ponso. Kahit pareho lang kaming 50 anyos na. Nasabi ko ho ito, hindi ko mo kayo lang ang kaharap ko. Kasi sa engkanto ho laging ibinibintang ni Kapitan Ponso ang mga kababalaghang nangyayari dito sa lugar natin eh. Pero wala naman ho nangyayari sa matagal na pagroronda. Sa matagal ng paghahanap ni Kapitan Ponso at ng kanyang mga tanod sa engkanto, na pinaniniwalaan ni Kapitan na kampon ng dilim na namemerwisyo rito sa lugar natin. Kung kay Kapitan Ponso rin lang naman, mas marami akong nalalaman sa mga kampon ng dilim. Tulad ng ano ho, Nana Damiana? Sonia, alam mo bang mas lalakas? Mas babagsik ang kapangyarihan ng kampo ng dilim sa pamamagitan ng tupang itim. Tupang itim ho? Oo. Kapag ang isang kampo ng dilim, engkanto man o mangkukulap, ay nakakain ng atay ng tupang itim, wala nang taong makahihigit sa kapangyarihan niya at wala nang makapipigil sa pagsasabog niya ng dilim. Sir Jupiter, ang nalaman daw ni Lola Sonia sa matandang albularya ay ipinaalam niya kay Alex. Ang kanyang kaibigan na nagkaroon naman ng masamang hinala raw sa isa nilang kabarangay. Ano, Alex? Tinukso ka ni Aida? Oo, Sonia. Nang mapadaan ako sa tapat ng bahay ng kababata nating yun, sinutsutan niya ako. Magpapatulong daw siya sa akin sa pagkukumpuni ng sira nilang gripo. Pero pagpasok sa bahay nila, yumakap siya sa akin.
Hinalikan ako at inamin niyang matagal na siyang may simpatya sa akin. Pero sa kabila ng pang-aakit niya sa akin, hindi ko siya pinatulan. At nang madali ako lumabas sa kanilang bahay. Kaya pala halos tumakbo ka kanina nang makasalubong kita rito sa kalsada. Pero teka, bakit nasabi mo nagkaroon ka ng masamang hinala kay Aida? Dahil sa pang-aakit niya sa akin, anong malay ko kung siya yung nagpahulam sa asawa ko? Para mabiyudo ako at magkaroon siya ng tsansang mabaling sa kanyang atensyon at pagmamahal ko, di ba? Ewan ko. Malalaman ko rin ang totoo. Paano, Alex? Paano mo malalaman kung si Aida nga nagpakulam sa asawa mo? Sir Jupiter, hindi raw ipinaalam ni Alex kay Lola Sonia ang balak nito. Pero nag-alaga raw ito ng mag-asawang tupa. At sinabi kay Lola Sonia na ipagkalat iyon sa lugar nila. Sonia! Ha? Kapitan Ponso! Totoo bang nag-aalaga si Alex sa mag-asawang tupa? Dahil gusto niya magkaroon ng tupang itim? Totoo ho yun. Paano niyo ho nalaman? Nabanggit sa akin ang isa kong tanod na narinig niyang sinabi mo raw sa ilang kapitbahay mo. Hindi ko nga ho maintindihan si Alex kung bakit gusto niyang magkaroon ng tupang itim. Eh, imposible namang mangyari yun. Dahil meron pa namang tupang itim? Imposible nga magkaroon nun, Sonia, pero... Pero ano ho, Kapitan? Kung sakali magkatotoo ang gusto ni Alex, kapag nagkaanak ang alaga niyang tupa ng kulay itim, ipaalam mo agad sa akin. Maliwanag ba? Hindi raw maintindihan ni Lola Sonia, Sir Jupiter, kung bakit mahigpit ang bilin ng kanilang kapitan ng barangay na ipaalam niya agad rito kapag nagkaroon si Alex ng tupang itim. Pero bukod kay Kapitan Ponso, naging lubhang interesado rin daw si Nana Damiana sa magiging resulta ng pag-aalaga ni Alex ng mag-asawang tupa. Sonia, puro bagong pitas sa mga prutas na yan na kabibigay lang sa akin kanina ng isang nagpagamot sa akin. Eh, bakit niyo ho dinala dito sa amin at ibinibigay sa akin, Nana Damiana? Para kung sakali, huwag kay Kapitan Ponso. Sa akin mo ipaalam agad kapag nanganak na ang mga tupa ni Alex ng kulay itim. Bagamat nagtaka raw si Lola Sonia, nangako siya kay Nana Damiana na sa albularyang yun niya ipapaalam agad kapag nagkaroon si Alex ng tupang itim. At lalo raw siyang nagtaka nang makita niyang kakaiba ang ngisi ng kanyang kaibigan. Kapag nagkataon, Sonia, malalaman ko kung sino ang kumulam sa aking asawa. May paghihiganti ko na ang pagkamatay ng aking mag-ina. At matatapos na ang pagsasabog ng lagim ng mga kampo ng dilim dito sa barangay natin. Bakit mo nasabi yan, Alex? Kasi buntis na ang alaga akong babaeng tupa. Malapit na magkatotoo ang gusto kong mangyari. Ang magkaroon ng tupang itim. Sinabi raw kay Lola Sonia ng kaibigan niya na sisiguruhin itong itim ang magiging anak ng alaga nitong tupa.
Ano, Alex? Gusto mong mag-orasyon ako para siguraduhin itim ang maging anak ng alaga mong tupa? Oo, Nana Damiana. Kaya naparito ako sa inyo. Kunin niyo to. Ay, ang laking halaga nito! Payag ho ba kayo sa ipinakikiusap ko sa inyo? Sir Jupiter, tinanggap raw ni Nana Damiana ang halagang inialok sa kanya ni Alex, kaya napatunayan nito ang balitang mukhang pera ang albularya. Dahil sa pera, handang gawin ni Nana Damiana ang lahat, Sonya. Kaya tumibay ang inaala ko sa kanya. Na magkamalang siya ng malaking halaga, magagawa niyang mamerwisyo ng ibang tao. Kahit pa ang pumatay. Hindi yata kita maintindihan. Wala pa akong pruweba sa inaala ko. Pero maiintindihan mo rin ako kapag nagkatotoo na inaasahan ko. Kapag nagkaanak na ang alaga akong tupa ng kulay itim. Sir Jupiter, hindi raw naniniwala si Lola Sonia na may tupang magkakaanak ng itim. Pero hindi niya kinontra ang kanyang kaibigan hanggang isang araw. Tuwang-tuwa raw si Alex na tinawag ang aking Lola. Bilisan mo, Sonia. Alex, huwag mo akong kaladkarin. Baka tayo madapa. Bilisan mo at may papakita ako sa iyo rito sa likod bahay namin. Ano ba yun? Nanganak na ang alaga kong tupa. Tignan mo sa kulungan. Tignan mo kung anong kulay ang naging anak ng aking tupa. Naku po. Nanlaki raw ang mga mata ng aking lola sa laki ng gulat niya. Sir Jupiter, hindi raw siya makapaniwala, pero kitang-kita raw niya sa kulungan ang bagong panganak na tupang kulay itim na ibinilin raw sa kanya ni Alex na ipamalita niya. Bakit ho kayo napailing, Kapitan Ponso? Kasi, Sonia, sabi mo bago ka nakarating dito sa Barangay Hall, na ibalita mo na kay Nana Damiana na itim ang kulay ng naging anak ng alagang tupa ni Alex. Eh, kasi ho, Kapitan, malamang nakatulong ang pag-oorasyon ni Nana Damiana, kaya nagkatotoo ang gustong mangyari ni Alex. Hindi na bale. Mga tanod! Bahala na muna kayo rito sa Barangay Hall, ha? At may lalakarin muna ako sandali. Akala ko ho, Kapitan, marami kayong inaasikaso rito. Kasi abalang-abala kayo rito kaninang dumating ako at kalabitin ko kayo. Unahin ko ang mas importante, Sonia. Ang magkausap kami ni Alex dahil malamang malagay sa peligro ang buhay niya sa pagkakaroon niya ng tupang itim. Hindi raw naintindihan ng lola ko ang gustong sabihin ng kanilang barangay chairman, Sir Jupiter. Kay Alex daw nito ipinaliwanag ang inaalala niya. Bakit naman humalalagay sa peligro ang buhay ko, Kapitan Ponso? Dahil sa pagkakaroon mo ng tupang itim, Alex, malamang pag-interesang nakawin at pag-agawan ng mga kampon ng dilim. Paano nyo nalaman na
pag-aagawa ng mga kampo ng dilim ang tupang itim. May nakapagsabi lang sa akin. Magkape ho kaya muna kayo, Kapitan. Hindi na. Naparito lang ako sa inyo dahil gusto ko makita agad ang naging anak ng alaga mong tupa. Sige, halika ho kayo sa aming likod bahay. At ipapakita ko sa inyo ang tupang itim. Kapitan Ponso! Bakit biglang nanlaki ang mga mata mo, Alex? Bakit parang... para kang nakakita ng multo? Sir Jupiter, ayon sa lola ko, daig pa raw nang nakakita ng multo si Alex habang kausap ang barangay chairman. At nataranta raw ito sa labis na pagkabahala at galit dahil nawala sa kulungan ng kanyang bagong panganak na tupa. Ano, Alex? Nawala sa kulungan ng iyong tupang itim? Nawala ho, Kapitan Ponso. Bago kayo dumating, may nagtakaw sa aking tupang itim. Sa galit raw ni Alex, paulit-ulit na napasuntok siya sa puno ng saging Sir Jupiter. Si Kapitan Ponso na may agad daw pinuntahan ang inakala niyang nagnakaw sa tupang itim. Kapitan Ponso, hindi ako ang nagnakaw sa tupang itim ni Alex. Aaminin mo na nga ba, Damiana? Bakit ka naglabas ng karayom at manikang basahan? Dalawa lang tayong mangkukulam sa barangay na ito. Pero hindi tayo nagpapakialaman. Hindi tayo naglalaglagan dahil nagkasundo tayong kanya-kanyang trabaho tayo. Walang tablahan. Kaya hindi kita pinakialaman kahit tinuluyan mo ang asawa ni Alex na pinakulam sa iyo ng isa nating kabarangay. Pero ibigay mo sa akin ang tupang itim. Kapag hindi, matitikman mo ang bagsik ng kapangyarihan ko sa pamamagitan nitong manikang basahan na inorasyonan ko para maging replika mo. Inaasahan ko ng samalaot madali, magkakainkwentro tayo, Kapitan Ponso. Kaya gaya mo, naghanda rin ako ng pangontra at panglaban sa'yo. Ang manikang basahan na ito na inorasyonan ko rin para maging replika mo ay tutusukin ko ng karayom sa tapat ng puso para mamatay ka agad at wala na akong maging kaagaw sa tupang itim. Ikaw ang mamamatay, Damiana. Para sa akin mapunta ang tupang itim! Halos sabay raw buong diing tinarakan ng karayom ni Nanana Damiana at Kapitan Ponso ang mga manikang basahan na ginawa nilang replika ng kanikanyang pagkatao. Kaya sabay silang agad nakaramdam ng matinding kirot ng puso. Sabay rin silang napahandusay na sapo ang dibdib na nangingisay. Hanggang pareho silang nalagutan ng hininga na nakabuka ang mga bunganga at tirik na tirik ang mga mata. Salamat kayo ng inaasahan ko, Sonya. Nagkaroon ng ustisya ang mga naging biktima ng dalawang mangkukulam dito sa lugar natin. Nag-away sila at nagkamatayan dahil sa ginawa kong panlalansi at panlilin lang sa kanila. Alex, nag-away si Nanana Damiana at Kapitan Ponso hanggang nagkamatayan dahil sa pag-aagawan sa tupang itim.
Kung alam lang nila wala silang dapat pinagawa yan. Dahil peke, hindi tunay ang tupang itim. Ayon sa lola ko, Sir Jupiter, kinulayan lang daw ng kaibigan niya ng Jobos na itim ang bagong panganak na puting tupa at itinago nito para paniwalaang ninakaw yun at upang pag-interesang hanapin at pag-awayan ng mga kampon ng dilim. Hanggang dito na lamang at uumpisahan ko ng sulatin ang ikalawang nakakakilabot at tunay na istoryang naikwento sa akin ni Lola Sonia na ipapadala ko rin dito sa channel ng Kwentong Takip Silim. Sana naibigan at kinapulutan ng aral ang una kong padalang kwento na Tupang Itim. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Anak, nasan ka? Papaalaga mo ako sa iba. Saan pupunta? Ako si Nisha, ang magiging yaya mo magmula ngayon. Yaya from Hell. Good evening po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig ngayon ng channel ninyong Takip Silim. I thought at first, isa lang sa mga ordinaryong vlog ang channel ninyo sa YouTube. Since mahilig talaga akong manood ng mga YouTube channels about crime, murder, and true events, pero nagkamali ako. Upon listening to almost 1/4 of your uploads, na-realize ko na very relatable ang mga kwentong fini-feature ninyo sa Takip Silim. Hindi basta para manakot lang ng listeners, kundi para magbigay ng mga kwentong pwedeng mangyari sa totoong buhay. That's one of the major reasons why I wrote to you. Gusto ko sanang i-share ang kakaibang kwento kong na-experience noong nasa Pilipinas ako. Nangyari ito taong 1989. 10 taong gulang pa lamang ko. Nakipaghiwalay ang mother ko sa father ko bago lumipad papuntang Hawaii kasama ang mga grandparents ko. Nahirapan ako noong panahon na yun. Pinipilit ako ng mother ko na sumama ako sa kanya but my father did not allow it to happen. Yun po ang naging rason kung bakit ako nagkaroon ng yaya. Isang yaya na hinding-hindi ko po makakalimutan. Kendra, anak? Yes, Papa. This is Nisha, your yaya. Hi, Kendra. Ako si Nisha, ang magiging yaya mo magmula ngayon. Papa, what I need is mama, not yaya. Kendra, hindi na babalik sa Pilipinas ang mama mo. Mas gusto niya na talagang tumira kasama ng mga magulang niya sa Hawaii. Then let me fly to Hawaii then. Doon na lang ako kina mama, lolo at lola titira. Hindi. Dito ka sa akin. Kaya nga kita kinuha ng yaya eh. Gusto mo akong tumira sa'yo, pero ipapaalaga mo ako sa iba. Kendra, pwede mo naman akong maging mama kung gusto mo eh. No! Ayoko! You look like a slut! Look at yourself! You look like a daughter of a whore! Yan ba ang natututunan mo sa exclusive school for girls na pinamamahalaan ng mga madre, Kendra? Slut? Whore? Saan mo natutunan yung mga salitang yan, ha? 10 years old ka lang pero kung magsalita ka, daig mo pa ang matanda! Manang-mana ka talaga sa mama mo! Conceited, know-it-all, drama queen! You can say whatever you wanna say, Papa.
But I will never accept this whore! Bata pa lang ako, mature na talaga ako mag-isip, magsalita at gumalaw. Maybe because all of my friends in school before were already in their senior year sa high school. I was in elementary noon, pero malawak na ang awareness ko sa kapaligiran ko. I was very curious and observant. Lahat inaalam ko. At nagulat ako sa nalaman ko isang gabi nang magising ako mula sa isang masamang panaginip. It was already 12 midnight nang bumaba ako mula sa room ko para kumuha ng water sa ref. Gulat na gulat ako nang makita ko ang yayan Nisha ko na nasa lababo at nagdidikdik ng mga herbs at damo sa isang malaking almeres na made of marble. May mga nakatirik na itim na kandila sa bawat kanto ng lababo. What are you doing? Kendra! Mabilis niyang hinipan ang mga kandila at binuksan ang mga ilaw sa kusina. Bakit gising ka pa? Alas 12 na. Answer my question, Yaya. What were you doing kanina? Ito ba? Gumagawa ako ng gamot. Lumapit ako sa lababo at tiningnan ang mga nagkalat na damo, dahon at herbs. May napansin din akong maliit na bote na may ugat ng puno sa loob. Gamot? Ano yung bote na yan? Bakit may mga buhok sa loob? Turo sa akin ng mga lola ko to. Kapag may dysmenorrhea ka raw, magdikdik daw ng bawang, luya, tanglad, dahon ng sambong, banaba at makahiya at pakuluan daw to. Yung pinaglagaan, kailangan kong inumin habang mainit para matanggal ang paghilab ng puson ko. Iba kasi ako reglahin, Kendra. Sobrang sakit ng puson ko. Nang buong tiyan ko, umaabot hanggang sa likuran kong sakit. Nakakalagnat pa nga ako madalas. Ito lang ang nakakaalis ng dysmenorrhea ko. Hindi ako naniwala sa mga sinabi niya. Mabilis kong hinablot yung bote na may laman ng mga buhok. Nagulat ako sa nabasa kong nakasulat sa labas ng bote. Ano to? Francisco Davide. Bakit nakasulat ang real name ng papa ko sa bote na to? Tsaka bakit may buhok sa loob? Kendra, ba't gising ka pa? Umakit ka na sa kwarto mo, matulog ka na. Papa, look at this bottle. Nisha, alay ka na sa kwarto. Huh? Masahin mo ako ulit. Dali mo na yung mga alamang gamot mo. Pati na rin yung langis mo. Mabisa sa akin eh. Opo, Sir Cisco. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula sa papa ko, Sir Jupiter. Tama ang kutob ko. Hindi para sa dysmenorrhea yung tinitimplang gamot ni Nisha sa lababo. Matagal na pala silang nagsesession sa gabi ng masahe. Magmula noon ay naging normal na ang gabi-gabing pagpasok ni Yaya Nisha sa kwarto ng papa ko. Tumagal halos ng 2 linggo ang ganoong habit nila. Hanggang isang gabi, hindi na ako nakapagpigil pa. Pasimple akong sumilip sa kwarto ng papa ko pagkatapos pumasok ng yaya sa kwarto niya. Laking hilakbot ko, Sir Jupiter, nang makita kong hinubaran ng yaya ko ang Papa Cisco ko at pinaliguan halos ng langis na galing sa bote na may laman na buhok. Ipinahid niya ang langis sa buong katawan ng papa ko. Sarap na sarap ang papa ko habang hinihimas ang buong katawan niya ng yaya ko. Maya-maya pa ay naghubad na rin ng damit si Yaya Nisha. She took away all of her clothes, sabay patong sa hubad na katawan ng papa ko. Hindi ko kinaya ang nakita ko, kaya mabilis akong tumakbo sa kwarto ko para umiyak. Ah!
I knew it! He's having an affair with that bitch! Umiyak ako sa galit sa sarili kong ama. Pinagpalit na niya talaga si mama sa isang pipitsuging batang yaya na hindi ko alam kung saan nang galing talaga. Hindi nang tagal, madalas na akong naiiwan sa bahay lalo na kapag weekend. Kendra anak, alis lang kami ng yaya Nisha mo ha? Nagluto na ako ng pagkain mo, Kendra. Nasa ref lahat ng niluto ko. Aalis na naman kayong dalawa, Papa? Sinong kasama ko dito sa bahay? I thought kaya ka kumuha ng yaya para merong mag-asikaso sa akin. San kayo pupunta? 2 days na naman kayong mawawala. Maiiwan na naman ako mag-isa dito sa bahay. Oh, akala ko ba ay mo kay Nisha? Bakit ngayon parang takot na takot ka na aalis siya? You don't get the point, Papa. Kailangan kita dito sa bahay. I can live without your mistress, pero ikaw... Your yaya is not my mistress. Hindi ako tanga, Papa. Ginagayuma ka siguro ng mangkukulam na to, kaya bigla ka naging ganyan. Sisko, tama na. Huwag mong saktan ang anak mo. Wala ka na bang ibang alam na gawin kundi sampalin ako, Papa? Hindi ka naman dating ganyan. What happened to you? Hindi na ako sinagot pa ng Papa ko. Nginitian na lang ako ng bruha kong yaya at sabay silang sumakay sa kotse, bit-bit ang mga bag nila. Doon ako nagsimulang maghinala ng malala. Pag-alis na pag-alis nila, ay mabilis akong pumunta sa servant's quarter ng yaya ko. At doon, kinalkal ko ang buong kwarto niya. I was so frightened when I saw pieces of paper na may nakasulat na ibang language. Hindi ako nagkakamali. Latin ang mga nakasulat sa papel at may mga patak ng itim na luha ng kandila ang bawat papel. Nakita ko rin sa ilalim ng kama ng yaya ko ang mga maliliit na manikang yari sa kahoy. Mga manikang mukhang lalaki. Nakadamit ang isang manika ng mga punit na tela mula sa t-shirt, maong at polo ng papa ko. Yung isang malaking manika, kahawig na kahawig ng papa ko. May nakatusok pang bungkus ng buhok sa ulunan nito. Kinabahan ako sa nakita ko. Mabilis kong kinuha ang lahat ng mga manika at niligay sa trash bag. Binitbit ko ito papaakyat sa kwarto ko. Hindi pa ako nakontento, Sir Jupiter. Kinalkal ko rin ang kwarto ng papa ko. Lumuhod ako at tiningnan ang laman ng ilalim ng kama ng papa ko. At laking hilakbot ko nang makakita rin ako ng isang kahoy na manika. Babae ito. Nakasuod ito ng punit na tela mula sa paboritong pantulog ng mama ko. Inamoy ko ang manika. Kaamoy nito ang paboritong pamango na naiwan ng mama ko before she left us for Hawaii. Meron ding mga papel na may nakasulat na Latin. May mga patak din ito ng itim na luha ng kandila. Takot na takot ako, pero kinuha ko ang manikang babae at inilagay din ito sa trash bag. Dinala ko ang mga manika sa kwarto ko. Lumipas ang Sabado at Linggo. Isang doorbell ang gumising sa akin. Pupungas-pungas pa ako nang bumaba ako ng hagdan para buksan ang pinto. Mama? Mama, ikaw nga! Akala ko ay nananaginip ako nang makita si Mama na nakatayo sa harapan ng main door ng bahay. Surprise! Your mama is back, anak. Imbis na maiyak sa tuwa dahil nagbalik ang mother ko sa house namin, ay iba ang naramdaman ko. Kinilambutan ako ng malala. Hindi kasi ako tinignan sa mata ng mama ko. Para siyang zombie na pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa dining room.
pinaupo siya ni Papa sa dati niyang upuan. Sir Cisco, ano pong iluluto kong almusal para kay Ma'am Karina? O sige, ipagluto mo kami ng paborito naming breakfast. Pancakes with bacon. Serve it with hot black coffee. No sugar. Diabetic si Mama. Halos mapunit ang ngiti sa labi ng Papa ko habang hawak-hawak sa kamay ang Mama ko. Pero parang walang naririnig at nararamdaman si Mama that time. Tulala siya. Para siyang buhay na patay. Hindi niya ako kinausap. Ni hindi siya nagsalita ng kahit ano. Sumubo lang siya ng isang beses ng pancake pagkatapos ay mabilis na umakyat sa master's bedroom. Buong maghapon na nagkulong sa kwarto si na Mama at Papa. Hindi na rin ako nakapasok sa school noon dahil sa sobrang shock ko. Hindi ako mapakali sa kakaisip. Hindi ko maintindihan kung bakit napaka-cold ng Mama ko sa akin. Hindi ko rin alam kung ano ang ginawa ni Papa para pumayag si Mama na umuwi from Hawaii. Something must be wrong. Nung kinagabihan ng araw na yun, patulog na ako sa kama ko nang makarinig ako ng malakas na iyak. Si Yaya Nisha, humahagulgol sa kwarto niya. Mabilis akong bumaba para tingnan siya. Pero wala siya sa servant's quarter. Nakakalat lahat ng mga gamit niya sa sahig, parang dinaanan ng bagyo ang kwarto niya. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng hagulgol hanggang sa makita ko ang yaya ko sa sampayan namin sa backyard. Nagulo-gulo ang buhok at tulo ang uhog sa paghagulgol habang inuukit ang isang 12-inch na kahoy na galing sa pinutol na 2x2. In nomine Dei, tenebrarum. Pagpupam involve potente, ipse solus amo at me solus amen. Yaya? Bakit ka umiiyak? Parang wala siyang narinig. Maya-maya ay pumunta siya sa sampayan at kinuha ang paboritong pantulog ng Papa ko. Pinunit niya ito at kumuha siya ng kapirasong tela gamit ang kutsilyo. Gumawa siya ng damit para sa manika na kakaukit niya pa lang. Hey! Bakit mo pinunit ang favorite pantulog ni Papa? In nomine Dei tenebrarum, ang pupam involve potenter. Anong sinasabi mo dyan? What's wrong with you? Akin na yung damit ng Papa ko, akin na! Sige! Subukan mo! Kung ayaw mong isaksak ko tong kutsilyo sa dibdib mo! Ah! Nagulat ako sa ikinilos ng yaya Nisha ko that time. Parang hindi na niya ako kilala. Galit na galit siya. Iba na ang itsura niya. Namula ang kanyang mga mata. Natakot ako para akong nakakita ng matandang aswang. Sa mura kong edad, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noon. Papa! Papa, si Yaya Nisha! Gusto niya ako. Gusto ko siyang patayin pero hindi ko magawa. Yaya, what do you mean? Siya pa rin ang mahal ng Papa mo. Si Karina pa rin talaga ang laman ng puso niya. Hindi na ako dapat sumama at pumayag sa alok niya na tumira ako dito para magpanggap na yaya mo. Ang laki kong tanga, Kendra! Isa akong malaking tanga! Mahal mo si Papa? Matagal ko na siyang mahal, Kendra. Hindi pa kinakasal ang Mama at Papa mo, magkarelasyon na kami ng Papa Sisko mo. Hindi niya lang ako pinakasalan nang malaman niya talaga ang lahi namin. Sino ka ba talaga? At ano ka ng Papa ko? Ako ang huling girlfriend ng Papa mo bago niya nakilala ang Mama Karina mo. Sa antike ako nakilala ng Papa mo.
Doon siya nagbakasyon sa bahay ng mga lola niya nung binata siya. Niligawan niya ako. Sinagot ko agad siya. Nagmahalan kami. Matagal. Hanggang sa malaman ng mga lolo niya na lahi kami ng mga mangkukulam. Totoo nga ang mga mangkukulam? Hindi pa pinanganganak si Kristo. May mga mangkukulam na sa iba't ibang panig ng mundo. Mga nilalang na kinamumuhian at iniiwasan ng karamihan. Inilayo si Sisko sa akin ang mga lolo niya. Tumira siya dito sa Maynila at dito niya nakilala ang mama mo. Pero, hindi niya ako tinigilan. Binalik-balikan niya pa rin ako sa Antique hanggang sa natuklasan niyo ng mama mo. Nag-away sila ng dahil sa akin. At nakipaghiwalay ng tuluyan ang mama mo sa kanya. You're not only a bad witch, you are also a homewrecker! Ako pa bang masama? Pagkatapos kong ituro sa papa mo ang ritual ng panggagayuma para bumalik lang sa kanya ang mama mo? Ako pang homewrecker? Then what do you want me to call you? Ako nang nagpaubaya. Ako nang nagtiis. Pumayag akong maging kabit dahil minahal ko ang tatay mo nang higit pa sa buhay ko. Hindi lang si papa ang ginayuma mo. Yung mga manikang kahoy na nakuha ko sa ilalim ng kama mo, sino-sino sila? Ginayuma mo rin sila, okay, Nulam? Marami akong minahal pero wala ni isa sa kanilang nagmahal sa akin, Kendra. Kasalanan bang magmahal ng tao? Mangkukulam ako, pero may puso pa rin na gustong magmahal. You should leave. Leave now and go to hell where you really belong! Aalis ako. Huwag kang mag-alala, Kendra. Aalis ako. Aalis ako. Ulit-ulit niyang sinabi ang mga katagang yun habang sinusugatan ang sarili niya. Hiniwa ng hiniwa ang sarili niyang braso hanggang sa dumanak ang dugo sa buong semento. Napatili ako sa takot. Papa! Yaya wants to kill herself! Mabilis na dumating si Papa at pinigilan si Yaya Nisha sa paglalaslas na ginawa niya sa sarili niya. Iyak ng iyak si Yaya Nisha. Inahal kita, pero niloko mo lang ako. Nisha, tumigil ka! Tinuruan kitang manggayuma. Ngayon, mabanyo na ako. Si Karina ang mahal ko, Nisha. Naiintindihan mo ba yon? Buo na kayo ng pamilya mo! Niloko mo ako, Sisko. Niloko mo ako! Mabilis na isinakay ni Papa si Yaya Nisha sa kotse at itinakbo sa ospital. Naiwan kami ng mama ko sa bahay. Para akong binulungan ng guardian angel ko ng mga oras na yun. Mabilis kong kinuha ang trash bag na puno ng mga manikang kahoy at kasama ng bagong ukit na manika na naiwan sa likod bahay. Agad kong sinunog ang mga ito sa ilalim ng puno sa backyard. Hindi ako umalis hanggang hindi natutupok ang lahat ng manikang kahoy. Bigla akong tinawag ni Mama mula sa loob ng bahay. Kendra? Anak? Nasaan ka? Mama! Nandito ako! Tila nawala na ang talab ng gayuma sa mama ko. Niyakap niya ako at hinalikan ng matagal. Mabilis niya akong dinala sa kwarto ko at doon ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nasaksihan ko. Nang sumikat ang araw, pagod na bumalik si Papa mula sa ospital. Kendra, bakit nakapangalis ka? Ano itong mga bag na to? At bakit nakalabas ang mga maleta ng mama mo? Alam ko na ang lahat, Papa. Kinuwento ko na ang lahat kay Mama pagkatapos kong sunugin ang mga manika. Kendra, hawakan mong passport mo. Yes, Mama. Sa kay pupunta? Babalik sa Hawaii. Pero this time, isasama ko na ang anak ko. Hindi. Hindi pwede, Karina. After all that has happened, you can talk to my lawyer, Sisko.
Goodbye! Niyakap ko si Papa kahit na may kimkim akong galit sa kanya. Bye, Papa! I love you! My mother told me what happened to her the entire time she was in Hawaii. Sabi niya, hindi siya makatulog ng maayos. Palagi siyang balisa. Minsan naman, tulala. Hindi raw maalis sa isip niya ang papa ko. She took sleeping pills para lang daw makatulog ng maayos pero walang talab ang prescription ng mga doctors doon. Until she came to visit a shaman who lives in a cave in Hawaii, kung sa atin ay albularyo o espiritista. Sabi raw nung shaman, nasa ilalim siya ng spell. Yun na siguro yung gayuma na pinagtulungang gawin niya na Papa at Yaya Nisha para lang mapabalik siya ng Pilipinas. Sir Jupiter, matagal kong itinago ang kwentong ito. Sa totoo lang ay gumaan ang loob ko ngayong ibinahagi ko sa inyo ang medyo hindi magandang karanasan ko. Sa lahat ng mga taong nasa relasyon at mga taong gustong magmahal at mahalin in return, isa lang ang mapapayo ko. Let nature take its course. You can never ever really force love to embrace you if you do not really deserve it yet. Do what is good, and love will find you naturally. Thank you so much, Sir Jupiter. Mula po dito sa Hawaii. Aloha, and God bless you all. At mag-shoutout naman tayo bago matapos ang episode na ito. Shoutout kay Miss Sheena, Nuraima Madali, Blaan Wonder, Mark Joseph J.R. Alvarado, Lara Malto, Jester Pernur, Thelma Bermudez, Lady K. Nobleza, Grace Habagat at Ann Aison Bulanon. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Miles Vlog at Florence Lihencio. Sabi ni Miles, hello po Sir Jupiter, lagi na akong nakikinig ng kwento nyo. First time ko makinig ngayong gabi at matatakutin kasi ako pang gabi ang asawa ko at nilakasan ko ng makinig kahit gabi. Sabi naman ni Florence mula sa kwentong Asyong Albularyo, good PM, kwentong takip silim, salamat sa bagong upload at sa mga narrator pang iba. Ito ay isang aral sa atin na hindi iasa sa ibang tao ang pangangailangan natin. Kailangan din nating magsumika para makaahon sa buhay at di kailangang manakit ng iba dahil lang sa inggit. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.